is me, Alexa, and it's Tita Risa, so we are eating dragon fruit. Let's start. Hello guys! Kakain tayo, meron kami dito ang ginataang bilo-bilo, ayan o. From Neighbor! So, mabumukbang na naman tayo. And then, meron din tayong Bam-i. Ayan, bigay rin. And then, meron tayong Dragon Fruit! Ayan, ito binili ko. Binili ko to. Ayan, sa bata kanina dito. Na naglalako. So, ayan guys, let's start! Kami na ay kakain! Sana mabusog kayo! No, us. Ayan guys, tayo na ay kakain. So, siguro unahin ko kain ay ang ito. Ikaw ko ato pa naman. Yo, yo, yo! XB! It's time to eat! Eat, eat. Sarap! And you know guys, sobrang init kasi brown out simula kaninang umaga. Simula kaninang alas 6 ay brown out. So mag-iilaw mamaya alas 6 ulit. May clearing kasi. 20 hours. Eh, kakain na tayo ng ating ginataan. Tapos na ako sa Bam-i. Dito na naman tayo. May kalabasa. Kalabasa man. Kamote. Siguro mayroong birthday sa kanila, kaya nagbigay sila ng ganito. Actually guys, marami to ha. Hindi namin mauubos to. So, kakain lang ako ng kaya kong kainin. Kain. Guys, technique lang, kapag kumain kayo ng malagkit, kahit anong luto, basta malagkit, pagkatapos nyo kumain, huwag muna kayong uminom kaagad ng tubig. Kasi kapag mag-uminom kayo kaagad ng tubig, aasim yung daghay nyo. Masarap naman siya. Hindi siya sobrang tamis. Hindi rin matabang. Tama lang. Tsaka yung gata niya, okay lang din. Ayan guys, mukhang uulan na naman. Dumilim na naman bigla. Umuulan kasi dito. Umuulan. Tapos 12 hours brown out pa kami. O, diba masaya?
Tama na ako. Disregards. And then, dito tayo. Tara! Dito tayo sa dragon fruits. Ayan. Ito guys, yung dragon fruits, kakapitas lang kasi meron silang mga tanim ng dragon fruits dyan sa malapit lang dito sa amin. Sa kabilang ibayo, char. Hindi, basta malapit lang. Matatanaw namin dito yung mga puno. Nila ko ito kanina ng bata. So, binili ko na lang. Kasi, mura naman eh. 50 pesos. 100 pesos. 5 peraso. Pero yung panglima, ganito siya, maliit. Yan. So, yung 4, ganito kalalaki lahat. O, diba, mura na. Mahigit 1 kilo ata to. Kasi pag bumibili ako nito, pag ganito kalalaki, ang 1 kilo nito ay 3 peraso. Pag medyo maliit-liit, 4. So, mahigit 1 kilo ito. So, ito yung kakainin natin. Ito yung malaki. Ayan. So, wait lang at ako ay kukuha lang ng aking kubiertos. Basa yung aking damit. Alam nyo guys, first time ko nakakain itong dragon fruits doon sa Hong Kong. Nung unang-una nito ay parang ayaw ko pang kumain ito. Kala mo magiging kasi parang pakiramdam ko eh parang hindi ko gusto. Tingnan mo ang aking kutsilyo ay malaki pa. Ay wait lang, anuhin natin yung camera kasi parang hindi kagandahan yung ayos. Iyan. Iyan. So, ayan na, oh, di ba? Ayan, kulay pula yung laman niya. Ayan, oh. Actually, guys, yung nakain ko nito, first time kong kumain ng redding yung niya, yung balat. Pero yung laman niya, yung kulay puti. So, parang medyo maamoy siya. Yung kulay puti, parang medyo maamoy. Kaya parang ayaw ko siyang kumain. Parang ayaw kong kainin. Kasi parang may na... hindi naman naamoy na. Hindi ko alam. Basta yung parang may naaamoy ako na... Yun talaga siguro yung amoy niya. Pero nasanay na rin ako. Since na ako tagaluto doon, ako nagpapakain sa ama ko. Eh, mahilig sa prutas. Yan parati ang pinapabili niya sa akin kasi dragon fruits kasi iba-iba namang prutas pero always may dragon fruits kasi maganda yung dragon fruits sa katawan. Marami siyang vitamina. Marami tayong vitamina makukuha dito. At saka may isa pang klase nito yung kulay yellow. Yellow yung balat niya. Yellow yung balat niya. And then yung loob niya ay puti rin siya. Pero yung seeds niya sa loob ay hindi kagaya nitong red na loob at saka yung white na yung seeds ay marami. Yung kulay yellow balat, yung seeds niya ay kukunti lang. Yung parang hindi gaano ganito ka karami. So kaya tayo guys. Ang tamis. So iba pa rin pala talaga kapag kakapitas lang at din kakainin ka agad. Pwede nyo rin siya itong gagawing shake. So ayan guys, tapos na akong kumain. Isang dragon fruits at saka bami at saka yung ginataan. So ayan, diligpitin ko na ito. Akin na. Ayan, tatakpan ko na yung natirang bilo-bilo. Ito, dali mo ito sa kusina. Dali mo lang doon. Ayan. Ito yun. Yun na lang ha. Kutselyo. So, ayan guys. Nagligpit na siya ng aming kinainan. So, ngayon, bumalik na naman yung init. Wala na naman siyang
hindi na umitim yung kalangitan. Ayan. Ay, ang pula ng dila ko. So, ayan guys, kasi nga mayroon bagyo. Kaya, ayan o. May nagpuputol ng mama ko kanina yung sanga ng aming mangga. So, ipapakita ko sa inyo guys. So, ayan yung aming harap. Yan, tinanggal yung sanga ng mangga. Pinagtatanggal kanina. Kasi, malapit na dito pupunta sa bubong. Bubong namin, kaya pinutol ng mama ko kanina. So, ganito ngayon guys. Ayan, uminit na naman. Maya-maya konti guys, ay bubugso na naman yung malakas na ulan. Kasabay ng malakas na hangin. Kagaya kanina, bago ako magkuha ng video ay malakas yung ulan. At saka para lang talaga siyang binubuhos yung ulan. Hi Polar. Ayan yung aso kong maliit. So ayan guys, ayan yung paligid dito. Wala pa rin kaming ilaw hanggang ngayon kasi brown out simula kagabing alas 2. Tapos matagal umilaw na naman siya ng mga bandang alas 4 siguro or alas 4:30. Pagka alas 6 nag brown out na naman, so hanggang mamayang alas 6 na ulit ito, 12 hours na brown out dito sa amin. So ayan guys, hanggang dito na lang muna yung aking video. Sana nagugustuhan nyo yung aking videos at saka sa hindi pa nakakapag-subscribe sa aking videos, please subscribe, like, and comment. And don't forget to hit the notification bell para updated ko po kayo sa mga videos ko pang ma-upload. Thank you guys! Thanks for watching! Bye for now! Guys, ganito dito sa likod ng bahay namin. Ayan, may daan papunta doon sa dulo. Ayan. Dito lang kami sa bintana. Ayan. Ganun lang yan dyan. Papunta doon sa bundok. Ayan, may daan dyan. Tapos dito. Kilid. Gilid lang. Dito. Dito lang ako sa bintana. Kumukuha. Ayan. Ganyan lang dito sa paligid namin. Ayan. So, ayan pala guys, yung aming higaan. Tingnan nyo. Marami pa akong tupiin, oh. Ayan, hindi pa ako nakapagtupi. Ayan, ang dami pang kalat. So, ayan guys, hanggang dito na lang ulit ang aking videos. Bye!